Tracy Marzante to Panas. Wamba is wide open underneath. Actually, may illegal defense na doon sa Neil. Si Benji Paras gets it to go on a short jumper. Dalawa sa pinakamagaling na power forwards ng late 90s. Bago magpasiklab ang kanilang mga anak, sila muna ang naghari. Balikan natin ang tapatan ni Benji Paras at ni Lakay Danny Ai. Ang taon ay 1999, Commissioner's Cup Championship. Si Kobe Paras noon ay toddler pa lang at masugid na pinapanood ang kanyang ama na si Benji Paras. Makikita natin sa lineup na hindi tapatan si Danny Ai at Benji Paras noon. Ito ang MVP season ni Benji Paras at sa susunod na taon naman ay si Danny Ildefonso ang magiging back-to-back MVP. Kaya masasabi nating prime days ng dalawang ito. Tingnan natin ang unang play. At naisahan nga ito si Danny Ai. Ano? Tingnan naman natin na si Danny Ai ang o-opensa. At ayan nga, napigilan siya ni Benji Paras. One more look. Kanang maitago, no, doon sa magkabilang team. Wala ka na maitago strategy wise, no? Wala na sorpresa, wala na. Ildefonso, kita mo na ko lang, ha? Hindi pa siya sila nagtagal sa kanilang locker room, no, sa dugout. Parang pinapalit sila kagad, ang warm-up sila kagad, ang shooting-shooting. At parang kung konti lamang ang pag-usapan. Malagay ko, alam mo, game 6 na ito, no? Whatever they want to talk about or they have to talk about, alam na nila, naka-ukit na yan sa kanilang mga isip. Eh. Kaya motivation na lang actually ginagawa sa mga coaches dito. Kaya pito, kaya mo makabalik. Kaya lamang yun, kaya lang. Kaya na bitan, galit. At ayan, nakaisa din si Danny Ai. Ngunit ang masasabi ko lang eh, wala talagang makakapigil sa isang Benji Paras na focused kahit si Danny Ai pa. Tingnan nyo naman kung paano rumibound yan si Benji Paras. Pero hindi natin sinasabi na mahina itong si Lakay. Hindi siya magiging back-to-back MVP kung hindi siya malakas. Pero ang sinasabi ko lang, ibang klase ang prime Benji Paras. Pero opinion ko lang naman ito. Based lang naman yan sa mga games na nakita ko. So ano sa tingin nyo? Danny Ai or Benji Paras? Please comment below and please like and subscribe na din sa Pinoy Klasiko kung bago kayo sa channel. Road to 10,000 pa rin tayo. Adios!